Hello po guys! Ako na naman to si Naloko na ko vlog bago po ako mag-umpisa sa aking content. Para po sa mga bago sa video kong ito, please pakilike naman ang aking video and of course click the notification bell for more updates. And then i-click nyo na rin ang notification bell para i-subscribe nyo na rin ang aking channel and then click the notification bell for more updates. So, mga kanaloko na ko vlog, here I am now. So, for today's day off, as usual, gusto ko lang i-share ang aking naranasan ngayon. Hindi lang ngayon, sa usual kong naranasan. So, kanina po guys, ako ay pumunta po ako sa PH Diagnostic na naman. Kasi ang last week ang aking schedule doon ay ultrasound. So, this week naman, nirecheck kasi nila ako last week para sa ngayon week. Para sa MRI. So, for the first time in my life po, akala ko na ang MRI ay makikita ko lang sa mga movies, sa mga teleserye. Kasi doon ko lang nakita ang part ng mga MRI kung ano yun. Yung pinasok pa lang buong katawan mo sa machine. Which is really unexpected na mangyayari sa akin. So, ganito po guys. Kung tatanungin niyo ako bakit ako nagpa-MRI, ganito po kasi ang nangyari. Ako po pala si Delia OFW dito ng Dubai. Last year po ng August, nagkaroon po ako ng bleeding, malaki at malakas for 3 months. Ganito po ang nangyayari sa ating mga babae, hindi lang po sa mga babae, sa lahat po tayo, na maraming napapahamak sa mali. Kasi po guys, ang nangyayari po sa akin, yun po, akala ko ang pag-bleeding ko ay magme-menopause ako. Sign po menopause. So, buwan ng first ng August, nagkaroon ako ng bleeding. Kala ko normal lang yun, pero malakas siya. And then, di ko ni-expect na umabot na katapusan yung August, yun pa rin, nag-bleeding pa rin ako day and night. Pero lalo na sa gabi, kasi sa gabi, nagiging malakas siya, ambis na hihina sana kasi hindi ako kikilos, pero lalo naging malakas siya sa gabi. And then, binaliwala ko lang, tinanong kong mga kapatid ko kung yung nagminapusag sila, ano ba ang mga sign sa kanila. Ayun, sabi naman, ganito daw, nagbe-bled sila ng, hindi naman daily ang kanila, pero 1 month din daw. Ang, mga patak-patak lang daw. So, siguro, sabi nila, baka minupus mo na yan. So, 47 po ako ngayon pala. Mga kanalo, 47 po pala ako. And then,
Pero tama naman ang galit niya. Ang sabi niya sa akin, you know, Delia, your life is the same, like, the same, even the materials, it's the same the car. If the car there is a small damage, and then you just ignore the damage, and then you will use and use it, and then the damage will become bigger. The more bigger, the more expensive that you will spend. It's the same your life. You have a small pain, you just ignore it, and then you leave it for how many days, how many weeks, how many months, and then now it's too much, you didn't feel well. It's the same. The higher you seek, the higher amount you will spend. So, if you're not thinking of yourself, you need to be careful to be healthy yourself, especially your grandchild is relying on you. Your family is relying on you. So, you need to be careful yourself. Yun nga, yung kasi sa plan na palihan ko, sabi ko, kasi sir, binaliwala ko lang, akala ko kasi magbiminopusan na ako. Yung sabi nila, no, dapat kung may nararamdaman, if you feel something, you need to tell us. Because we want you a good health. You're working. So you need your health to be okay. Because you're working. Tapos yun, hanggang ka. Kung time pumunta kami dun sa, no? Pumunta ako sa doktor. Hinatid ako doon. Ako lang nagpunta. Hanggang sa, kasi ito pala. Iba lang sa pinang nag-bleeding ako. Dati na po ako may hypertension at diabetes type 2. Kaya yun, ang hirap sa akin, yun, pumunta ko sa clinic, sa Houston clinic. Ang sinabi ko sa doktor ng ganun, so, wala po sila doon na ano, wala silang gynecologist. So, ang ginawa doon sa Houston clinic, inirefer nila ako sa Almore dahil doon ang may gynecologist na covered sa aking insurance. So, the same day, from Houston, pumunta ako sa Almore clinic. And then yun, sinabi ko doon na ano, nakipag-meet ako sa doktor for check-up sa gynecologist. Tapos yun, nag-explain ako ng gano'n. So, ang nangyari, binigyan muna ako ng gamot for 15 days. Sabi niya sa akin, inumin mo ito for 15 days and then come back. Yun, pagkainom ko ng 15 days, pumunta ako doon. Nawala ang regla ko kasi sabi niya, pag wala na yan, punta ka dito. Yun, nawala. Tapos ni-refer naman ako, first ultrasound ko, October, siguro third week, yata yun, ganun, mga third week of October, first ultrasound ko. And then, ayun ang nangyari. Ang unang ultrasound ko ay yun ang, ano ang, diffuse adenomyosis naman. And then, pagkatapos nun, balik na naman ako sa doktor. Binigyan na naman ako ng gamot good for 2 months from November to December. So, ang nangyari guys, from that November to December, the whole month again, nagkaroon na naman ako ng bleeding for the whole month. So, until January to, natapos ko ang gamot, natapos din ang bleeding ko. Bumalik ulit ako doon sa gynecologist. Hanggang sa, ayun, inirefer ulit po ay pinapsmer muna ako. Guys, ang hirap dito magkasakit. Lalo na pag hindi covered sa insurance. Diyos ko, masakit na nga ako, mas lalong sobrang sumakit ang wala ko. Kasi hindi naman lahat covered ng aking insurance. Hindi rin naman lahat nagbigay ang aking amin. Nung irefer ako sa pubsmer, inano ko sa pubsmer, in schedule ako sa pubsmer. Ayaw kong pubsmer kasi mahal, 100 gram. So, sabi ng amo kong babae, magpapaps na ka, ako mababayad. And then, yun na yun. Magpapaps na ako. After ng paps na, inirefer ulit ako sa ultrasound, second ultrasound, last week. Ang nangyari sa aking ultrasound, the same pa rin, heterogeneous, adenomyosis pa rin, na kumakapal na. Para po pala sa guys, sa mga hindi marunong kung ano ang ibig sabihin ng adenomyosis. Ang adenomyosis po ay para sa mga babae na nagdudug, na dinuduguan at saka lumalaki at kumakapal ang utero. So, yun po ang adenomyosis.
mo. So, ang ginawa ko po, yun, second, ano, last week, nag-ano na ako, nag-second ultrasound, the same pa rin ang result na pinipray ko kay God Lord, sana ma-okay na ang lahat. Mahirap. And in-refer niya ulit nila ko ngayon for an MRI, which is unexpected na napakalaki pala ng bayad. Pag hindi covered ang MRI ko, guys, ay pag hindi covered ng insurance, 2,250 ang babayaran. Buti na lang covered ng insurance ko. So, ang nabayaran ko din ay 150 dirhams ang nabayaran ko kahit may insurance ako. So, for the first time in my life na yun na magka-MRI ako na buong akala ko ay makikita ko lang ang MRI sa mga movies at saka sa mga teledrama na ipapasok ang tao sa loob ng machine. At yun po ang na-experience ko ngayon ay ipinasok ako sa machine for 40 minutes. Na nandun ako sa machine na walang hindi pwedeng kumilos. Tapos kahit nandun ako sa machine and then 10 minutes again, 30 minutes and then 10 minutes na inano sa akin yung injection. At ito yung ang hirap ko sa akin, lalo na ang wallet ko sobrang sakit. Umayat ang wallet ko, sana ako ay pumayat din. So guys, ang mga advice ko sa mga babae, sa mga kapag-babae, lalo na mga ka-OFW ko dito sa Dubai, huwag niyo pong pababayaan ang ating monthly period. Kung ang ating monthly period, yung monthly period ay hindi normal, ipag-check up niyo na kaagad. Kasi mahirap, sabihin na nga mo ko, mahirap pala pag lumalala ang sakit. Kasi sa totoo lang, laki na ng gasto ko dito. Sa sakit kami po, malaki na ang gasto. Tulad ngayon, ang dami kong hinanapo ng mga pharmacy para bumili ng gamot ko. Wala ako ng gamot sa injection. So, sabi ng Dr. Karina, the most way solution for this is to remove the uterus. Yun lang. Thank you very much. Again, sa mga babae, kapag ko babae, pag ang iyong monthly period ay hindi po normal, mas di kaya sobra na, mas maigi po na kayo po ay magpa-check up kaagad. Agad. So, yun po guys. Thank you very much. Bye-bye!